Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Jersey TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At isa nga dito sa ating pag-uusapan ay itong post ng Kapatid Insider sa kanilang page. Sabi dito, in his blog, veteran talent manager and host Oji Diaz said that he tried to get the reaction of controversial TV host actor Paulo Contis on the cancellation of Tape Inc. noon time show tahan ng pinakamasaya on GMA Network. Diaz said that despite his efforts, Contis turned down and said interview ay as Paulo Contis, since malapit naman tayo sa batang yan, hiningi niya daw na nitong si Contis na wag na daw muna siyang kausapin, gusto raw muna nitong mapag-isa, according to Diaz. Contis served as the main host of Tape Inc. own version of Itbulaga last June 5, 2023, where he received numerous criticism in social media. He is also one of the main hosts of Tape Tahanang Pinakamasiya together with former Manila City Mayor Isko Moreno after a Marikina Court Payboard, Tito Vic and Joey and allow them to use the Itbulaga on their show on TV5. On Gorgie Rules naman, Pep, side, he said via text message that he is out of the country. He declined also to comment for the meantime but Contis reportedly in pain when the announcement of TP was asked. So napakasakit po kay Paulo Contis na nangyaring ito sa tahanang pinakamasaya. Kasi yung pinirmahan po nilang kontrata, parang nakita ko dun, pang long term daw, no? Pero anong nangyari? Pinaka shorter noon time show yung nangyari sa kanila, no? Pero ang kontrata nila long term, pero ito yung nangyari. So syempre nakakahiya yun, no? Dahil ito yung kinahinatnan ng kanilang pinaglalaban na noon time show. So kung naging mabuti lang sana sila Contis, no, sa mga televiewers, ibig ko sabihin sa mga bashers, sa mga nagki-criticize sa kanila, di sana meron siyang mukha pa na maihaharap sa mga taong ito. Samantala, pag-usapan naman natin ang nangyari po dito kahapon sa Go Negosyo dyan sa Ayala Mall, Manila Bay for Women Empowerment na kung saan guest po dyan itong si Atasha Mulak at kasama po niya itong si Isa Calzado. And ang dami pong mga tao na sumugo dyan para makiisa po sa Go Negosyo, no? Empowerment para po sa mga kababaihan. So nakakatuwa lang kasi isa po si Atasha sa nagbigay ng kanyang point of view sa buhay niya, no, sa pagiging babae niya. Ang dami pong na-inspire sa mga binitawan ni Atasha Mulak na mga salita na siyang kapupulutan po ng aral ng mga listener po nila, no, sa event na yon. And ayon nga po dito sa Go Negosyo Women Empowerment First Lady Lisa Araneta Marcos joined to Negosyo founder Joey Concepcion together with Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual and U.S. Ambassador Marky K. Carlson joined the country leading women entrepreneurs and executive winner of the Inspiring Filipina Entrepreneur Award 2024 and nearly 2,000 aspiring and active women entrepreneur at the Women's Summit event of Go Negosyo held at the Ayala Malls Manila Bay last March 9, 2024. So kahapon. So imagine 2,000 aspiring active women po ang dumalo dyan sa event na yan kahapon. Talaga nga dinagsapo ang event na yan kahapon and congratulations. Samantala, pag-usapan naman natin itong post ni Prok Noy sa kanyang page. Sabi dito, puspusa na daw ang Scenarios Inc. sa paggawa ng bagong set para sa bagong GMA Noontime Show. Senyales na mapapanood ito sa mga susunod na linggo, malamang matapos ang Holy Week. Handa na ba tayo mga kapuso? Salamat daw sa GMA Network. Tapos may pinost po siya na picture na kung saan ay mayroong mga trabahador na gumagawa po ng studio. At ito po ay napag-alaman ng mga legit cover cards na kinuha lang po pala sa Google. So ayan, ipapakita ko na lang po sa inyo. Ito pala ay LA Opera Stage.
i-construction sprint before opening night. Yan po pala yun. So kung ano-ano yung pinagpo-post nitong si Procnoy, ano? So baka naman itong picture na to ay parang ano lang, parang guide lang, no? Pero ito yung ina-highlight niya, yung caption niya, na ginagawa na daw yung bagong studio ng bagong noontime show ng GMA Network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang TV host na 1 billion worth na kaso ang isinampa ng isang giant network, no? So nakagulat lang na meron palang ganito. Hindi ko kasi ito napagtuunan ng pansin nitong mga nakaraan pa, no? Nakatutok po kasi tayo, ako, sa Tito Big and Joby and syempre sa Itbulaga. So, shinare po ito ng Wawawina page. Sabi dito, binasura ng Korte Suprema ang 1 billion worth na kasong isinampa ng ABS-CBN Corporation laban sa TV host na si Willie Rebillame noong 2010. Matatandaan na noong 2010, nagsampa ng kaso ang ABS-CBN laban kay Rebillame dahil daw sa breach of contract. Ang claim ng Lopez-led TV giant, nilabag daw ni Rebillame ang kontrata nito sa ABS-CBN na hanggang September 2011 pa, dapat nang lumipat si Willie sa TV5 noong 2010 para gawin ang primetime game show na Willing Willie. Sa panayam naman ng Action Alert noon, sinabi ni Willie na mismong ABS-CBN naman ang nagsabi sa kanya na ayaw na daw sa kanya ng publiko at inalok na gumawa ng isang weekly show sa Studio 23 ang Dipang QHF channel ng Kapamilya Network. So hinanap ko kung kailan po pinost ang nirepost ng Wawawin na page sa kanilang account. At ito'y napag-alaman natin na August 16, 2023 po pala ito inilabas by Kapatid Insider. So ayan, no, ipapakita ko na lang sa inyo na hindi siya bago. Ah. August 16 pa siya, 2023, nung nakaraang taon lang. Pero bakit ngayon lang niya or nila pinost ito sa kanilang social media account? So may nag-criticize ba kay Mr. Willie Rebillame tungkol sa kaso po niya, sinampa na kaso ng ABS-CBN na 1 billion worth? No, may mga ganun ba? Kasi nito mga nagdang araw, marami kong nababasa na ayun nga po yung issue sa GMA, tapos meron pa palang ganito sa ABS-CBN, yun ngang inalisan niya po, no, ang ABS-CBN para lumipat dito sa network ni Mr. Manny B. Pangilinan. At ngayon naman ay lumutang itong breach of contract umano ni Mr. Willie sa ABS-CBN na siyang binasura naman po ng Korte Suprema kasi marahil hindi po napatunayan, ano? So, ang grabe yung 1 billion worth na sinampa kay Mr. Willie Rebillame, ha? Mabuti na lang po at napawalang bisa ito or naibasura ng korte. So, hanggang ngayon, hindi pa pumalinaw kung si Mr. Willie ba ay sa GMA or kung saan mang channel, no? Antayin na lang natin yung confirmation kasi sa ngayon, napakagulo pa po ng mga nangyayari.